batu ceroboh. Belum by far. Mas. Naka ano rin? Hello. Hi, sir. Naka lampas din kami, sir. Kaya tuti ko ah. Ag picky grapes. Ito yung Lumboy. Saka tayo po forward sa farm. Ngayon na? Tayo magpipig? O, tara. O, pwede rin. Pwede, hindi na tayo babalik. Babalik? Oh, yun, sir. Sir. O, papipark na lang. Naku, kaya na. Oh, no, no. Oh my God, Justin! Great picking tayo ka agad. Wow, my dream, my gosh. Kahit dito lang. Oh. Yan ang pinakasikat na great farm. Si Lumboy. Pakilala ko si Erwin. Thank you. According to kay Kuya, ang dapat daw anuhin natin is yung parang ready. Sumaasin pa kasi dito. Wow. And don't go madami dito. Wow. So enjoy your picking. Wow. This is our sulit namin sa ano, taon namin sa industriya ng La Union dito. Sila sir yung original, di ba? Yeah. Sina Lumboy Farm. They are the pioneer in the Philippine vineyard all over the Philippines. Ang ganda, no? Oo. Ganyan. Sobra. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Pwede dito talaga ang great. Like this. Yan o, yan o. Ang harap ni Kathy na makapag-great picking dito. Uy, tapat-tapat. Ah, sir eh. Tama. Abang para dito din nakita ng mga karatula na ano. Nice. Yuhu. Yun. Ganda, oh. Pagbalik yung Manila, pwede kayong dumaan dito, eh. Pasalubong, no? Salubong. Yes. Ganda, oh. Kakaka! Wow! Ito kaya, pwede... Ito, oh. Ano, sir? Ayan. So sila yung ano, sila yung original na nag-farm ng grapes dito sa Philippines. Pero may mga green-green pa, oh. Ang ganda ng kalsada. Mm-hmm. Pag nagda-drive ka na ganyan, nalilibang ka rin, Dad. No? Ah? Oh, pag hindi mo isiping kausap. Ano ba yun, Justin? Diba, Justin, no? Pag may isiping kausap mo. It's farm.
maganda. Pasok po yung dagat. Hiwalay. Ah, hiwalay po. Hiwalay yung farm sa dagat. Ang gusto nung matulog din dyan. Gusto na ng dagat? Ako gusto ko na, Charot. Gusto ko pang mag-stay dun sa dagat mo. Dito. Bakit? Dito, sir? Dito. Wow! Hindi, okay lang, sir. Sa baba. Welcome sa Ibit's Farm. So, bakit Ibit? Ibit is the nickname of my wife. So, ito po kawayan siblings. Ano? Bolo. Bolo. Kung gusto niyong kumuha. Oh. Pina-farm na rin pala ang bolo ngayon. Wow! Ayan na yan, dami na, dadagdagan mo pala. Noong 2016, ano na nung nag-retire kasi ako, dito lang ako. Wala, wala lahat ito yung problem. Kasi nung nakapag-retire kasi, doon na. Tanim-tanim na lang. Ang ganda. Ito ang bahay tubo namin. This is 2017 na ipanganak ito. Kaya ano lang siya. Ano siya, no? Yung house ng ano, ano na igorot, igorot, parang ganyan. Ganda. Ito ang, kung pumunta kami ni Mrs. Nan, dito kami, dito kami nagsesesta lang. Ngayon, hindi naman na kami nag-ano masyado. Nasa resort na kami ngayon. Sa resort? Kasi mas, parang mas maganda. Mas maganda sa resort. Ilan ang anak mo? May dalawang anak. Apo. Walang apo. Yung naghahanap pa ako. Ilan taon na ba kayo sa Emani? 65 na. 65 na, oo. 65 na. Sila. Sila ang... Ay, hello po! Wow! Ang sarap! Sila ang family na inadopt namin. Kuha namin na doon kasi na inadopt a family. Farmer yung family sila. Inadopt namin. Binigyan na namin ng bahay. Kinatayan namin. Complete. May TV pa sila. May ref pa. Parang... In return, parang ito na lang kasi you retired naman na kami. The, ano, farm. Oh, thank sir. You. Hanggang dyan lang sa may, lagyan mo tagging. Iba-iba na yun. Abang area na yun. Abang lugar na yun. Diba napakas na yung slope na nga. Jejeante waterfalls. Jejeante farm niya. Nga maysa. Sayang. Ilang hectares yun yung kabila? Siguro mga 2. 2 hectares. Irwin, dito mo ba lalagay? Ang ganda, oh. Tingnan mo. Ganito, ganito. Adahon to, sir, ng pang. Anahaw. Anahaw? Oo, anahaw. Ang ganda. So, ano, sir, ang main, ano, ano ang main source ng income dito sa farm? Ang main tourism? Source? Dati. Okay, nung before dati. Mag-pandemic. Oo, before mag-pandemic. Ngayon, yung pagtitinda ng ano, mga gulay. Ang pupuan namin ngayon is ampalaya, okra, talong, kalabasa. Ano pa yung kuha natin? So saan po dinadala yan? Sa bayan? Sa San Fernando. San Fernando. Meron kaming kuhan. Meron na kaming contact sa, kasi tagapag-ibig si Macy. Oo. May government offices kasi sa San Fernando. Mm-hmm. Regional. Regional offices. Mm-hmm. Doon kami nagbabagsak ngayon. Mm-hmm. At least diretso na. Oh, diretso na. At least nakakatulong pa kami dahil mura. Mm-hmm. Compared to market price, yes. 20-30% lower kami. Uh-oh. Delivered pa kami. Uh-oh. And fresh talaga. Mm-hmm. Hindi yung... From the farm sa talaga. Oh, direct to the farm. Harvest namin sa umaga. Mm-hmm. Deliver namin 11. Mm-hmm. So, yun ang panamang. Yun ang... Sila na rin nagdi-deliver. Pinapabayaan ko na lang sila. Mm-hmm. Maganda yun, sir, yung adopt a family. Maganda. Para dun sa farm.
Maganda. Kasuhin talaga nila. Kasi kusin nila. Ano lang, kailangan guide natin so that guide mo. Mm-mm. Turuan mo rin kung paano. Kasi pinag-training ko sila. Mm-mm. Dati kasi conventional lahat. Mm-mm. At saka kulang din sila sa kalaman. Alam mo na, sila hindi naman kumbaga nakapag-aral. Alam mo na yung farmers. Sila nga hindi nakapagtapos ng high school. Mm-mm. So, ang ginawa ko, diba, dinadala ko rin sila. Ito, yung anak nila, dinala ko na yan sa UPLB. Mm. Yan, yung batang Filipino farmers. Ah. Yung Gigi. Ah. O yan, dinala ko yung siya. Yung ba yung nag-tatalo? Oh, okay. Yan, dinala ko siya. So, parang tulong ko na rin sa kanila, yung wife, husband and wife. Apo. Nag-training ko kay SM. Oo. Dinala ko na rin sila sa UPLB. Mm-hmm. Kung saan-saan kami nagpunta na mga farm. Mm-hmm. Nagbibisasay visit. Para makita nila. Nagtitrain o sa ATI. Kailangan pinagtraining ko rin sila. Pumunta na rin sila. Dinadala talaga ko sila. Mm-hmm. Para makita nila. Ma-expose nila kung paano. Mm-hmm. In that way, papasa natin yung kaalaman. Mm-hmm. Na hindi tayo hands-on. Yes. Hands-on na. Kaya na nilang tumayo. Ganun lang naman ang pa natin. Mm-hmm. Kasi ako naman talaga, hindi naman talaga ako farmer. I am a civil engineer. Yes. So, anong alam ko? Although nagtitraining din ako. Mm-hmm. Yun ang purpose naman namin talaga ng wife ko. Is, kasi ang istorya nito, 2016, pumunta kami dito para mag-harvest ng Carabao Mango, which is dito, dalawa na Carabao Mango ito. Okay. Tumalakay. Nung pumunta kami dito ng wife ko, nakita namin yung kalagayan ng farmers. Sabi ni yung wife ko mismo, ako nagpanganak dito pero hindi naman ako lumaki. Nung pumunta kami dito mag-harvest, nakita niya yung misis yung kalagayan ng farmers. Sabi niya, nakita niya. Nagtaka siya. Dad, bakit ganyan pa rin yung tsura na rin? Ganyan pa rin ang kalagayan ng farmers. Parang may nasa tondo. Parang malnourish. Ito mga bata na yan. Pa na yan. Bata-bata. Hindi sila, alam mo na yung kalagayan ng poor. Bakit, Dad, ganyan pa rin ang kalagayan nila? Despite na hindi pa may kumukuha ng siya. Nagkaroon namin sila kasi sila na ang katiwala niya ever since. O sila na talaga sudreng kaltalon. Well, sudreng kaltalon dito yan. Nawan ko yung video niya, may binibiyakan ang galing. Dad duma kami na inherit ko ng parents ko rito eh. Tapos ay duma. Although nung pumunta ko dito 2016, bumili na ako ng bumili. Okay. Nadagdagan na nadagdagan. So sabi niya, bakit kanyang karinitsura nila? Hindi mo. Orang pagbabago. 10 years kami hindi kumuha. Share. Despite of that, wala sila progreso. So sabi ni Mrs. This time na siguro natulungan natin sila kasi may problema. Bakit? Bakit hindi sila umasenso? Yun pala. Nang nandito na ako, nakita ko yung problema. Wala sila sa kalaman. And then kontrolado sila ng middleman and yung nagpapautang. Yes, yes. Imagine yung papautang. Pautangan ka. Oh. Tagdaming nga input. Inputs. Nga dapat lang ti kita dahil yung... Kamita na sila sa inputs. Kamita na sila sa inputs. May interest pa yung minutang. May interest pa yung minutang. Diba? Sila pa bibili. Sila pa bibili. Lower babarin price. Pa. Eh kung nagpabagyo. Mm-hmm. Di wala na silang pambayad utang. Kasi nabagyo, hindi naman sasagutin nung nagpautang yung club. Di wala naman insurance yun. Oo. So doon sila nababaw ng utang. Yung palang cost, kung bakit sila hindi masenso. Mm-hmm. So sabi namin, nagpamakanginas family, mm-hmm. it's time na mag-i-adapt na lang natin sila. Tulungan natin, bigyan natin ng input, pautangin natin na wala interest. Mm-hmm. So ganun ang ginawa namin. So far, okay naman. Kami walang kita, although sila kumikita. Mm-hmm. Ano na lang kami, kumbaga, tumulong lang. Although siguro by that time na umaasen sila, mm-hmm. siyempre idahan-dahan kumikita na rin siguro yung farm. Mm-hmm. Kumikita sana kung nagtuloy-tuloy itong tourism. Mm-hmm. Kasi DOT accredited naman na ito. Mm-hmm. ATI learning site naman na. Mm-hmm.
So, pero malaki talaga yung tourism na nakatulong. Kasi kung nag-ano kami ng 50 pesos, 25 pesos sa mga bata, eh, ang dami nun ng ano, ng pumupunta na rin. One time pa nga, naka-ano kami ng mga students, around 300. Imagine, 300. Nag-ano lang sila dito, nag-farm tour, nag-pick and pick. Tinura namin kung paano mag-seed sowing. Tinura namin kung paano mag-kuliglig. Tinura namin kung paano mag-tracer. So, napakaganda sana. Na taon naman na nagka-COVID. Napigil na. Marami talaga ang daming affected talaga nung COVID. Yun ang kwento naman nito. So, siguro habang kakain muna tayo, habang nagkakwentuhan, kakain muna tayo. Kala po nila, 30 tayong pupunta, ang dami, dami ng pinggan. hindi ko natalo. Wow! Yun ang kanami. Dinding-ding, sir. Tinolang manok. May sili. Inihaw na sili. Gusto niya ganyan, inihaw na talong. Sir. Ganyan. Hindi ka na, I'll read. Kain ko tayo. And then ito, yung blue tern natin. Okay. Diba, ito, tikman niyo. Blue tern natin ito. Supposed to be. Wala, hindi na ano yung training ng mga kanang kasama natin. Supposed to be my welcome drink, di ba? Oo. Nakalimutan din. Hindi ko sinasabi ko, sabi nila mamaya. So ano to sir? Blue Ternati and? Blue Ternati and Calamansi. Calamansi, sarap. Sir, galing Cavite yan. Yung? Yan, Ternati, Cavite, sarap. Naalala ko sir yung ano, yung sabi mo, bibigyan mo ako. Yung bagbag kong seedling. Asan na yung bagbag kong natin? Pero wag na muna sir kasi wala pa akong pagtatamnan. Okay. Yung farm mo sa pangkasinan? Ano sir, sa uncle ko lang yun. So, nagpa-plano ako na soon yung makabili kami ng sarili na. Ay, mas tahimik po ako kapag binulaan yung ano, di ba? Ang mga press na gulay. Nararamdaman mo yung iba yung lasa. Manamis-namis. Kahit yung sili po eh. Oo, sili. Kasi press. Matamis. Matamis? Opo. Hindi manghang. Medyo lang po, slight. Manghang din, sili yan eh. Pero sa po combination sa ano, kamatis saka bagoong. Ito madam yung gusto mo. Wow. Because pili ka na ng gusto mo diyan kasi talaga. Kasi madami naman nila. Mm-hmm. Kasi actually sa pageant po ako nakilala sa amin. Nakakarte ako ng Manila dahil sa invitation. Meron ka mga videos sa mga pageant? Ayun lang, hindi ako mag-video kasi ma-photo ako. Mga Miss San Fernando, mga ganyan. Mutya ng Pilipinas, Binibini, Miss World Philippines. Galing naman. Gandang event, big event yung Manila. Niya, alam niya palang ibig sabihin ng utong. Ilocano? Kaya pala. Ilocano dun? Ako kung binakakal. Naiintindi mo. Hindi lang, sir. Hindi lang. Pwede ka pa rin hindi niya naiintindihan at nagtawanan. Nakikitawa na lang. Sir, para. Diba? Join na lang. Only was ang daling tumawa. Go with the flow, ma'am. Maganda rin kasi mag-learning sa maganda makikonnect sa gobyerno rin. Ano, sir, ang suporta nun? Bale, bibigyan ka rin ng ano. Una na yung lalis ka na slowly side. Pangalawa, bibigyan ka rin ng materials. Kung may training, kukunin ka, anyayahan ka. Yung mga bibigyan. Ngayon, naka-receive na naman ako ng email na oops, pwede ba kayong gumawa ng project proposal? Ano yun? Grant? Oh, okay.
worth 150,000. Mm-hmm. O di sayang din, yun. Sayang din, sir. Oo. Okay, malaki na rin yung 150,000. Mm-hmm. Bigay. Itutulungan ka pa. Mm-hmm. Tuturuan ko kung paano gumawa ng project proposal. Mm-hmm. Kaling, sila na mismo, ang saya kayo ng gobyerno sa agriculture? Mm-hmm. Parang sila na bumababa dati. Sa opisina lang sila, di ba? Oo, di ba? Ngayon, hindi na. Ngayon siguro dahil tupig. Siguro dahil sa ano, sa alam niyo yung ano, RCEP. Di ba laki ng kwan ng RCEP? Budget? Kwan, alin sa ng RCEP ng gobyerno, yung price tarification. Yung puta lahat ng tupig budget. Ngayon siguro problema na lang paano nagagastusin. Kaya siguro naghahanap sila ng project. Mm-hmm. Kaya yung kwan lang yung Thursday, pumunta ang PESDA and Provincial Government of La Union dito ng Office of Agriculture. Dito sa farm? Dito sa farm. At nakiano sila na tutulong daw sila na gawin farm school, itong farm. Yung sabi ko, ang kwan kasi ang challenge yan, sabi ko, nakita ko na yung requirements ninyo para maging farm school. Mm-hmm. Hindi ko kaya, may fulfill. Ano ba requirement mo, sir? Ang dami rin yung requirement. Sa diba, may magkaroon pa ng limang parang tapos ng teaching methodology. Nakapagtapos ng training of trainers. May naka-line up ka na staff. Sabi ko naman, then magdadala ka ng lima ring staff na mag-training sa training nila para maging qualified ka. Then nadami pang requirements. Sabi ko, sabi nga nila, magpadala raw ako ng ano. Matao ko dito. Sabi ko, ma'am, mahirap ko kasi mga farmers sa lamin naman. Mga hindi nakaabot yan ng high school or hindi nga nakapagtapos ng high school, sabi ko. Eh, nag-training po ako, tinapos ko po yung TOT na sinasabi niyo. Ako nga, nahihirapan eh. Sabi ko, lalo na kayo yung elementary graduate lang. Magkukompute ka ng fertilizer kung ilang kilogram. O magkukompute ka ng area. Ilang square meter ang papasok sa ganito-ganito. Sabi ko, mahirap po ma'am, hindi kaya ng farmers. Kung sa talento, sabi ko, pagtatanim, actual po sila, hindi churi. Sabi ko sa kanila, kaya mahirapan po talaga. So sabi nila, buti na banggit mo yan, pag-uusapan namin kung paano natin i-adjust. O paano matutulungan. So sabi ko naman, may suggestion ako ma'am, sabi ko, why not? Kasi may mga kasama naman akong mga nag-graduate na ng TOT. May mga kilala naman ako nag-graduate na ng teaching methodology. Bakit hindi yun na po ang i-line up natin sa farm? Para may ano na, yun na isasubmit po natin. Parang nagkaroon din sila na idea. Total, hindi naman palaging nagtuturo yan eh. Kasi yun naman po ang ginagawa ng mga ibang kasama ko. Nagla-line up sila. Parang ako, sabi ko, nagtapos ako ng TOT, training of trainers. Eh sabi nung kasamahan din namin yung, Manny, pwede bang i-line up ka dito? Kasi magtuturo ako, pwede naman. So parang gano'n, kasi bibihira lang naman na nag-graduate ng TOT. Kasi kaumpisa lang eh. So paano mo maumpisan yung farm school mo? Wala ka namang makukuha. Mag-training pa. Eh, bibihira naman makakakuha ka ng ganong kataas ang level ng edukasyon para matapos yung TOT. Mahirap din ah. Nasasubukan, one week training, 10 days. May actual, may churi, magpupunta kayo sa field, mag-drive kayo ng traktor. Maganda rin training actual. So, sabi naman nila, sige, pag-usapan namin sa meeting dahil kung ano, paano natin ayusin. Sabi ko, maraming salamat po dahil tumutulong po tayo. So most probably, tutulong na sila kasi saan nila ilalagay yung pondo? So, kung hindi nila ipupush yan,
wala silang accomplishment. Di ba? Hanapan din sila ng head office nila. Asan ang accomplishment nyo? Asan ang park school sa region ninyo? Sa town ninyo? Wala rin sila mapapakita. O, di ba? Kaya umaganap sila. Kayo, na pupus din sila na maghanap. Yeah. Yes, sir. So, nakabentahe yung farm na kasi learning site and DOT accredited na siya. And then, parami na talagang bumibisita. So, yun ang bentahe naman ng farm. Although, talagang gusto ko rin talagang mag-farm school dahil makakatulong talaga yung mga locals dito. May training ko. Makakapag-train. Although, hindi ako mismo, pwede nga sila na mismo ang magturo eh. Di ba? Kasi sila naman ng mga expert. Tayo naman, hindi naman tayo expert. Natuto lang naman tayo sa mga training. Siguro maganda kayo sa biyahe. Ano yung farm school, sir? Anong department yun? Tesla. Ang problema lang naman sa organic, mahirap talaga. Yung dahan-dahan. Hindi mo kaya talagang minsanan. Talagang transition talaga. Yung transition talaga. Oh, may transition. Hindi mo pure organic ha? Hindi kaya. Hindi kaya. Dagdagan mo pa rin ng synthetic. Mm-hmm. Although minimal na, parang halimbawa percentage na lang. Mm-hmm. Every year, binabawasan mo yung synthetic. Hanggang matutuloy pull out. Or, ang sabi sa amin, iwanan mo yung farm mo ng 5 years. Para doon na... Kaya mo siyang dormant. Oo, oh, dormant. Manunumbalik yung ano. Oo. Yung capacity niya. Mag-build up yung mga microorganisms. Tapos no-till yun. No-till? No-till. Yun ang... hindi ko naman sibukan, pero yun ang sinasabi ng iba. Parang ano lang, kung ano yung moda mo, ilalagay lang niya doon. Kung saan yung pagtataniman niya, yun lang ang bubutasan niya. Yun lang ang bubutasan niya. Magaganda naman. Magaganda yung mga kanya. Kahit vegetables, ha? Oh. Eh, yung skills niya, sir, may na-apply ka ba dito sa pang? Scheduling. Kasi diba, pag-schedule mo ng mga trabaho, di ba? Yung gawa sa mga schedule, hindi ko lang na-ano dito. Per month, per week. Okay, nang ka mag-land preparation. Ilang araw natin gagawin ito? So, ibig ba sabihin, nag-land preparation ka na, dapat nag-sow ka na 1 month before. Yes. 25 days naman usually ang pano bago mag-transplant. Eh. So, ito word, dito na yung sowing mo. Naka-prepare ka na pag-sowing dito para once na nag-land prep ka, automatic, naka-ano ka na. Magta-transplant ka na. So, yun ang natutunan sa Nancy. Lagi may kanya-kanyang area kasi may 5 farmers ako. Ano yung mga iba. Sabi namin, ina-identify na namin itong lot na to na magtatanim. Kasama kasi na pagplaklama. Ikaw, alam mo. Pero sila pinagpipili ko kasi may kanya-kanya silang expertise. Ako ang palaya, kaya-kaya ang extra, mauupo. Kanya-kanya lang yung support eh. Kasi kung pagtanimin mo ng ampalaya yung hindi nakaranas mag-ampalaya, papalpak siya. Uh-huh. So kung ano yung experience nilang tatanim, kasi na-improve na nila, alam na nila yun. Kita lang nila na, ganito ang hindi. Ah, ganito ang ginagyo niya, alam na nila. Ito yun, nag-schedule na ako. Kanya-kanya silang area, binigyan ko sila ng area. Kung ano yung tatanong, ang kanya-kanya, yung responsibility nila yun. So, tanong ko, anong mga kailangan ninyo? Kung bibiling ko, and then, yung bili ko, ibabalik lang naman nila. Kasi hindi alam ko nang ibigay ko libre. Sisingilin ko rin, pero wala yun. Wala yung interest. Kung ano yung mga kailangan nila, pang krudo, pang bomba. Kailangan nila mo, kaya bumili nila ako mga bomba kasi kailangan nila pang water. Sa akin na yun, hindi ko na sinisingil kasi sa akin naman talaga yun. Kuliglig, sa akin na yun. Kailangan para tulong ko natin. O tracer, sa akin na yun. Pero yung tracer, meron din akong, pag nag-harvest na, merong renta kasi yung tracer. Percentage. Kung ilang sako,
sa na treasure. Sa kuliglig din, eh, pero sa kuliglig hindi na ako. Sa treasure lang talaga ako. And so then, paano sir, yung mga farm inputs na binili mo, halos walang income yun? Tulong mo lahat yun, halos? Kasi wala interest eh. Ibabalik lang nila. Kasi pa naman namin dito is not necessarily for profit. Kasi ano, goal-oriented kami. Parang hindi profit-oriented yung business namin. Kumbaga is purpose-driven. Purpose-driven yung... Ito for the purpose na makatulong. Ngayon, kung later on makikita, kasama na yon. Parang hindi yon ang naging... nag-drive sa amin yung profit para umpisa nito. Ang ginawa ko, pumili ako sa kanila kung sino talagang nangangailangan ng tulong or assistance. So, pumili kami. Ang napili namin itong pamilya na to. So, tinanong namin yung una, ano ba kailangan niyo na tulong? So, sinabi nila lahat-lahat. And then, nag-request siya. O Manong, mabalin lang piramidan na kami kay Kalkala Paumigay dito eh. Makarin kami, apang kami nga. Nandun na, so oh, na sila. So sila nag-request na dito na titira sa para mabantayin dami lang yung mga tanim nila. This is tama lang naman. Kasi andito, may bahay tubo sila dati dyan pero yung bahay tubo na. Kalkala po nga talaga nga dito, pagpiklingan lang po. Hindi siya bahay talaga. Hindi bahay. Parang pahihingaan mo sa tangali. So ito yung bahay nila ngayon. Ito yung pinagawa ni sir na bahay ng kami. So sir, purpose driven. So, paano kami kikita ang farm mo? Charity lang talaga? Hindi naman. In the long run, kasi tinutulungan ko lang, di ba, pinasok ko sa later lang naman, kikita niya yan. Kikita. So yung pag-till ng land, yung ma-harvest nila doon, kanila yon. Pero yung... Hindi, may ano kami, may 25% doon. Hindi naman lahat sa kanila, sa harvest. 25% plus ibalik nila yung pinahiram mo nang walang interest. Yun na rin ang pinagkukunan namin ng mga improvement. Kasi babalik mo rin dito sa... Oo, binabalik ko. Pang-maintain. So, all in all, ilang hektarya po itong isang site na to, sir? Itong site na ito is... Bali 3 hectares. 3 hectares. Hanggang dun sa bundok? O, top ng bundok. Okay. Maraming fruit trees dyan. Hanggang dun sa may tarpaulin. Okay.